sino? Nakausap mo na ba si Eloisa? O, anong sabi niya? Kailan daw ako pwedeng bumalik sa mansyon? Ewan ko. Dahil kahit anong paliwanag ko kay Eloisa, hindi naman siya nakikinig. Sarado talaga yung isip niya. Paano yan, Chino? Paano kung sulsulan lalo ni Margot si Eloisa? Baka bukas makalaway, padampot na nila ako sa mga pulis, ha? Hindi mangyayari yan. Paano mo nasabi yun? Eh si Ate Luwangan, nilaglag niya. Ako, sino ba ako? Relax, kasi habang nandito ko sa poder ko, sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo, okay? Hello? Kamusta ang mahal kong sister-in-law? Walang hiya ka talaga, Margot. Hindi mo talaga ako titigilan, no? Siyempre naman. Masakit pa ata yung lahat ng pasat sa bunot mo sa akin. Kaya sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo itong ginawa mo. Sus, patikim pa lang yan, sister. Hintay mo susunod na pagkikita. Hindi ko nahahayaan makabangon ka. Yun eh, kung hindi kita mauunahan. Aba talagang hinahamon mo ako, ha? Gigi, bilis-bilisan mo nga. At baka mainip ako, uunahin ko tong si Eloisa na sa nakatabing kwarto ko lang. Bakit anong plano mo kay Eloisa? Yan ang bang ginagawa sa mga linta na pilit dumitikit? Di ba pinapatay? Naku, Margot, huwag kang magkakamaling saktan si Eloisa, ha? Sinasabi ko sa'yo. Bakit may magagawa ka ba? Sige. Tingnan natin kung mapipigilan mo ako. At pagkatapos, ikaw naman ay susunod ko. Kaya maghanda ka. Tama yan, Gigi. Pumunta ka na dito at ipagtanggol mo si Eloisa. Isasabay ko na kayong singilin para mas madali yung buhay natin.